Late Night Mindset viewers! Again, this is Wing! Nag-aalala ba kayo kung paano ba gumawa ng pizza na walang oven? Well, today, I'm gonna show you my no-bake pizza recipe that doesn't need oven. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na videos. Enjoy watching! Anyway, before I start, shout out ko lang ang aking anak na Poggy Poggy Baby Kier, na isa sa pinaka-favorite niya ay ang pizza. So, let's start! So, unahin natin ang ating mga toppings na ating kakailanganin. First, pineapple pieces. So, kailangan natin tanggalin yung pinaka sabaw or liquid ng pineapple pieces natin. So, set aside muna natin. Then, kailangan natin ng cheese. So, I use quick melt, Magnolia cheese. Then, kailangan natin ng ham. So, yung nabili ko lang ay yung kinakamorang ham, which is brand ng Andrews. Then, i-slice lang natin ulit yung sliced ham ng triangle. Then, kailangan natin ng bell pepper. So, i-slice lang natin siya ng pie stripe. Then next, kailangan natin ng pizza sauce. So, wala tayong pizza sauce, kaya spaghetti sauce na lang ang ating gagamitin. Then, white onions. Then, pahiran natin ng mantika muna yung ating kawali or pan na gagamitin. Then, put pizza crust on pan. So, ayusin lang natin ang pagkakalagay ng pizza crust sa ating pan. Anyway, yung complete recipe ng pizza crust ay ilalagay ko sa description box para mapanood niyo kung paano gumawa ng pizza crust using dry yeast. Then, pour pizza sauce or spaghetti sauce on crust. So, spread lang natin sa buong crust ng pizza. Then, spread natin ng cheese bago natin ilagay yung mga toppings natin para mas lalong masarap yung ating pizza. More cheese. Next, ang ilalagay natin ay ang white onion. So, depende sa inyo kung gano'ng kadaming white onions ang ilalagay niyo sa inyong pizza. Then, next natin ay ang bell pepper. Kumili kayo sa manghang. So, dalihan nyo. Next, ang ilalagay natin ay ang sliced ham. Dahil mahilig sa ham ang aking anak, so, o-overload natin ang sliced ham ang ating pizza. Then, second to the last ay ang pineapple sandwich. Isa yan sa pinaka-favorite ng anak ko, yung pineapple. So, ilalagay na natin lahat yung isang sachet ng pineapple tidbits. So, isa sa pinaka-favorite toppings na pizza ng aking anak ay ang Hawaiian pizza. So, the last, i-grate natin ng cheese on top ang ating pizza. Ito yung pinaka-final touch natin. So, alam niyo ba na ang aking anak ay ayaw ng cheese. Hindi siya kumakain ng cheese talaga. Pero,
pagdating sa pizza kahit anong gamit cheese ang ilagay mo dyan. Wow! Ubus simot yung pizza na yan. Then, sasarang na natin ito sa ating kalan. So, tatakpan natin ang ating pan. Then, bubuksan natin yung kalan sa mahinang apoy lang. Yung parang araka lang nagpapainin ng ano ng kanin. Ganyan lang kaliit yung apoy. Ayan, oh. Then, after 10 to 15 minutes, a few moments later, charan! Pizza is already cooked! Wow! It looks so delicious! So, it's time para slice na natin ating pizza. So, hatiin natin into 4 lang para malalaki yung pagka-slice ng ating pizza. So, let's taste it. Mmm! So cheesy and so juicy! Wow! So, atin ang titikman. Mmm! Sumulang lambot ng crust niya. Pack na pack yung combination ng ating pizza kasi yung pizza natin ay makapal and sobrang lambot ng kanyang crust. Then, yung mga tatis natin ay napaka-juicy dahil dun sa cheese na nilagay natin, which is yung quick melt. So, sobrang sarap talaga nito. Take note, para sa akin, sa tagal ko nang nagluluto nito na no-bake pan pizza, mas gusto ko yung pinagsasabay kung niluluto yung crust at yung mga toppings. Kasi, yung pinaka-crust, di nagiging toasted. Kasi, habang naluluto yung crust, yung mga toppings and cheese, naluluto na din. Kaya nagiging mas melted yung cheese on top. And then, ang pinaka-technique ng pagluluto ng pizza on pan ay ang kung paano mo tatansyahin yung flame or apoy and yung oras kung paano hanggang kailan mo siya lulutuin. And then, once na sinalang mo na sa pan ang pizza, huwag mong tatanggalin yung pinakatakip. Kasi, mawawala yung init or moist na naipon sa loob ng pan hanggat hindi siya naluluto. So ayan, mayroon naman kayong bagong natutunan na napaka-simple and very affordable recipe. So thank you so much for watching and I hope na nag-enjoy kayo sa panonood. So comment down kung meron kayong katanungan or any suggestion. So ikaw, baka di ka pa nakakapag-subscribe, subscribe ka na! And don't forget to tap the button bell para lagi kayong notified!